Yun mga buting things na magandang hapon. Welcome back, this is Daddy Buting Things, Min Avery. For today's video, medyo napapangili yung mukha ko mga buting things. Sakit pa rin kasi yung paa ko. Ayan o, magang-maga pa rin siya. Kumain kasi ako ng pinagbabawal na ulam ha, buting ting. Kumain ako ng simple nito, mas ang uric acid ko. Kaya ito, may kaika akong maglakad. Kaya kung mapapansin nyo doon sa mga recent vlogs natin, di ako masyadong gumagalaw. Nasa isang lugar lang ako kasi masakit talaga. So pagkatapos nga ng vlog eh, halos gumapang na ako sa loob ng bahay na doon. Sobrang sakit no. Pagka matagal ka tumayo, masakit kasi para siyang napupuno ng dugo, parang lumulobo pagka nakatayo. Pero yun, kailangan natin mag-vlog eh. Ayan, so for today's video, meron na naman tayong magandang good news dito sa ating breeding area ng mga lovebirds natin. So kahapon, in-update ko kayo sa ibang breeders natin na halos proven na nga halos, di ba? So meron na tayo 10 proven pairs dito na halos sabay-sabay ng itlog. Yung iba may mga inakay pa ngayon. So ito, napisa na yung pangalawang itlog niya, mga buting-ting white beak naman. Kahapon, ang sisiu dito is green series. Ngayon, silipin natin ah. Ayan, kuha tayo ng ilaw. Ito mga buting-ting, silipin natin yung pangalawang napisa. Hawiin natin ng konti, medyo makapal yung pugad. Ayun! So, white beak siya mga buting-ting, blue series. Pero itim pa rin ang mata. Ayan, so possible split pale yung mga inakay natin dito. Talagang mukhang negative na talaga, no? Sa pagiging split tail, itong green natin dito. Yeah, so papalitan natin siya once na natapos na itong clutch nila. So baka ipares ko dito sa ating bio split tail split opa, is yung blue opa na lang na nakuha natin. Ito, kay Sir Besigo Dungo Jr. Ayan. Kasi ayaw niya pumaras dito sa violet, ayun yung inaaway niya. Pagka inaalis ko tong divider, inaaway niya yung pinapares natin na cock dito, kawawa naman. So minsan ganun talaga, namimili talaga ng kapares. So mas maganda ipapares natin sa kanya is yung proven na at saka matured na talaga. Yan, so baka mas bata kasi tong cock natin sa kanya kaya nahihirapan pumaris yung hen natin. Yung mga ganyan talaga yung masusungit. Pagka yung ganyan na nga nakuha nyo, ganyan yung ibon nyo. So, tsagaan lang sa pagpapares. Paparis din yan. Yun nga lang, mapili talaga. So, talagang hanapan nyo sila ng mapaparisan nila. Lalo na sa hen. Ang hirap parisan ng hen pagka mapili sila mga kaputing-ting. Pero yun, tsagaan nga lang. Susunod, eto yung susunod natin ipapares. Yan. Kaya ito, matured na talaga ito. Tsaka ilang beses na nga proven. Itong violet natin dito na split opa. Split tail. Galing kay Idol Long Hair TV. Ayan. Diba? So, halos proven na nga lahat yung mga breeders natin dito. Ito, proven na dati to eh. Pero sa mga dating kapares nila. Ayan. So, ngayon, silang dalawa as pair, hindi pa sila proven. Hindi pa nag-breed. Ito nga project, Opa Ewing Misty natin dito. Ayan. Tapos, itong post-done natin, wala pa. Hindi pa nag-breed. Pero, yung hen natin madalas na sa pugad. So, magandang sign naman yun. Tapos, ito, ay proven na rin. Tapos babae, matagal pa yan. Hindi ko pa nakikita pumapasok sa nest box mga kabuting-ting. So meron tayong good news dito. Yung ating project dito na Opa Perso F3. Ito mga kabuting-ting, mukhang mangingitlog na. Dahil yung green opaline hen natin dito, nagdadalang itlog na mga kabuting-ting. Ayan, yung bird sa atin ni Idol Long Hair TV. Shoutout nga pala tayo kay Idol Long Hair TV, kay Sir Bench. Eto, Sir Bench. Malapit na mangitlog yung Opa Perso project natin dito na F3. Ayan. So, bali ang project natin dito is a Perso Ewing Split Opa F3. So, hindi tayo makakapagpalabas ng visual opa line dito sa parisa na to. Pero ang maganda doon, mga kabuting-ting, no, ang iaanak nila is F3 na hindi visual. Kapag ka pinaris natin yun, makakapagpalabas tayo ng F4 na visual opaline hen. So maganda na yung itsura ng F4 mga kabuting-ting dahil mas matingkad na yung pagkaitim ng ulo. Compare natin dito sa hen natin, medyo mapusyaw yung pagkaitim niya. Lawan natin ha. Ayan. So mapapansin nyo medyo mapusyaw pa, hindi pa ganun kadiin yung pagkaitim ng ulo nung hen natin dito. Kasi ito, F2 pa lang to. Ayan. So lahat ng magiging anak nila is F3, split O5 cup. Ayan. So sana makapagpalabas tayo dito ng mob viewing split dahil yung cup natin is DF bio. Tapos dark green naman
yung hen natin. So may chance tayo makapagpalabas ng mga mob. So madali lang ipare. So madali lang i-breed kapag ka nakapagpalabas na tayo ng F3 dyan na split off ah. So kahit 5 months lang, pwede na natin i-pares yun sa mature na hen. Basta magpares sila, no? Madaling i-breed yung mga pa. Ayan, kaya malapit-lapit na tayo sa project F4. Ayan, yung F3, hindi pa natin masyado makikita yung magandang opa line doon kasi wala naman ng visual na lalabas. Pero at least napakagandang pyesa na ng F3 split opa. Kailangan lang natin siyang parisa ng magandang quality ng perso. Yung talagang sunog na sunog yung ulo. Purong-puro kumbaga, makakabuting-ting para maganda yung susunod na generation o yung F4 generation ng opa perso project natin dito. Ayan, di ba? So, ito yung unang pair ng perso natin dito sa ating breeding area at napakaganda pa ng kanilang karga, di ba? So, project opa perso. Ayan, opa ewing perso pa. Yung may pa-project natin sa future dahil ewing yung isa sa kanila. Ayan, sunog na sunog yung ulo ng cock natin dito. So, yung magiging anak niya na F3, maganda na rin ang kulay ng ulo niya dahil nga F3 na yun. Tapos, quality yung tatay nila. Ayan, oh, itim na itim yung ulo. Sunog, di ba? Sunog yung ulo. Ayan, lalo na yung magiging F4 na project natin doon. Ayan, so nakakatuwa mga kabuting-ting. Sa wakas, no, nagbunga na rin yung project natin dito na Opa Perso Project. Ayan, pause na pause ako kasi sakit talaga na pa ako. Tintis ka lang. Sakit na pa ako mga kabuting-ting. Ayan, no? Magang maga talaga siya. Ayan, ha, walang halong biro mga kabuting-ting. Kumain kasi ako ng simpay ni, napakasarap ng simpay ni na kinain ko. Kaya lang napakasakit naman ang binalik sa akin. Napakahirap, no? Kaya gusto ko ng burain sa vocabulary ko yung saltang simpay ni na yun. Hindi na kain ulit. Tumas yung uric acid ko. Kaya ganyan. Nambaga yung pa ako dito. Yan. Pero kung ganun pa man, makakabuting-ting, masaya pa rin tayo kahit na may nararamdaman ako sa paa. Dahil nga, sa wakas, nag-breed na yung isa sa mga breeders na hinihintay ko mag-breed dito. So, nasabi ko nga pala makakabuting-ting na mag-breed na itong ibon natin. Nakalimutan ko ipakita sa inyo. Yung hen natin kasi dito, ikita na yung itlog sa may putan niya. Magang magana. Yun, no? Bagsak na bagsak. Ito. Ayan. Zoom natin, ha? Ayan. So, pagka ganyan kamaga yung puwet, makakabuting-ting, in 3 to 5 days sigurado ibabagsak na niya yung unang itlog niya. Kaya nasabi kong proven pair na rin itong project Opa Perso F3 natin dito. Ayan, so F3 na nga lahat ng lalabas dyan. So magamaga na mga kabuting-ting, no, ilang araw na lang. Pwede nga baka bukas eh mga itlog na yan. Update ko kayo kapag kabilang ng itlog bukas yung project F3 natin dito. Yung nest box nga nila dito eh okay na rin. Ayan, ready na mga kabuting-ting na gamitin ng mga perso natin dito. Ayan, makikita nyo maganda yung nesting materials. Pwede pa natin dagdagan ng konti yan kahit na paitlog na. May mga nagtatanong nga kasi sa akin kung kapag kayong ibon ng itlog na o pangitlog pa lang, pwede pa daw bang bigyan ng nesting materials? So pwede pa naman yun, no? Hanggat nangingitlog pa lang yung ibon, kahit nga minsan meron ng inakay, pwede naman magbigay ng nesting materials. So magbibigay pa siguro tayo ng konti para madagdagan pa ng konti yung nesting nila dito. Ayan, para sure na maiwasan natin yung pagka-splayed legs ng mga inakay. So mahalaga kasi na merong sapat na nesting materials para hindi na i-splayed legs o nabubuka ka yung paa ng mga inakay natin. Pagka meron kayong mga ganun, kulang yon sa nesting materials. O kaya kulang sa calcium supplement yung mga breeders ninyo. No, kaya mahina yung buto ng mga inakay. Ayan. So yung mga kabuting-ting, napakagandang balita dahil nga mai-breed na natin yung mga perso natin dito. So ayun na muna yung video natin for today. At ay papahinga ko muna yung paa ko. Kaya like, share, subscribe. Ingat mga kabuting-ting.